San Juan Bautista, martir na dakila, sapagkat ipinahayag niya ang mabuting balita. Magsisi Israel ang salay itakwil, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa pagdiriwang natin ngayon ng ating kapistahan ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista, siya na bilang unang martir na nagbigay ng buhay para sa pananampalataya, hilingin natin ang kanyang panalangin at patnubay na sa pang-araw-araw nating buhay, piliin natin kung ano ang tama at mabuti. Bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, dalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarahan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukulok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Kau lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista. Ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog. Sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili kung di tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang inuusi sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakanting langit. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin niya. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari, "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Iniligay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. At pagbati rin po sa mga kasama natin na deboto na nakikisa sa atin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Saan mang dako kayo ng Pilipinas o saang dako man kayo ng mundo, ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Ngayon nga po ay ipinagdiriwang natin ang isang kapistahan din na patron ng ating simbahan dito sa Quiapo, ang pagpapakasakit ni Juan Bautista. Siya po ay pinugutan ng ulo at inilagay sa isang plato. Parang ang morbid po, ano? Parang pag-usapan. Ay, tsura kaya ano, nasa plato. Pero bakit nga ba natin ipinagdiriwang ito? At bakit sa maraming mga ipinagdiriwang sa simbahan, isa si San Juan Bautista sa mga maraming beses nating ipinagdiriwang sa isang liturgical calendar ng simbahan. Kagaya ni Maria, no? Sa birthday, sa kanyang assumption, pero si San Juan Bautista sa kanyang kaarawan, sa kanyang feast day, sa kanyang pagpapakasakit, ano? Ipinagdiriwang natin sa simbahan. Siguro dapat muna nating maunawaan ang natatanging gampanin ni San Juan Bautista sa kasaysayad ng kaligtasan. Si San Juan Bautista, no, ay ang pinakahuling propeta. Dahil siya ang nagdudugtong, siya ang naging tulay ng Old Testament at ng New Testament. Ang lumang tipan at ang bagong tipan. At siya bilang pinakahuli na propeta, ang siyang nagkaroon ng pagkakataon para sabihin sa mga tao, narito ang kordero ng Diyos. Ano? At gayon din naman, siya ang isa sa mga pinakauna na nag-alay ng buhay
no, witness, martyr, sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay dahil sa paninindigan sa kung ano ang tama, sa kung ano ang mabuting balita, no? Nanindigan siya, kaya naman pati ang kanyang buhay ay inialay niya. Gayun din naman, hindi rin naman natin mayaalis ang kahalagahan ng kanyang gampanin ang kanilang relasyon ni Jesus. Hindi ba't magpinsan sila ni Jesus? Maaalala natin noong panahong dumalaw ang Anghel Gabriel para sabihin sa ating mahal na ina na siya ay maglilihi at magsisilang ng isang sanggol, no, the Annunciation. Matapos na matapos ang tagpong iyon, nagmamadaling pumunta si Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Nang noon ding panahon na iyon, ay nagdadalang tao 6 na buwan na. At sino ang ipinagbubuntis ni Elizabeth? Si Juan Bautista. Kaya naman, noon pa lamang nagtagpo sa sinapupunan nila ang dalawang batang si Jesus at si San Juan Bautista, lumundag na sa tuwa si San Juan Bautista. Patunay lamang ng kanyang natatanging, no, gampanin sa paghahanda ng daan para kay Jesus. At alam din natin ang parehas na panawagan ni Jesus at ni Juan Bautista, ang pagbabalik loob. At ngayon ngang araw na ito, maririnig natin ang isang storya kung saan talagang umabot sa sukdulan na hanggang ialay ni San Juan Bautista ang kanyang sariling buhay dahil lamang siya ay naninindigan sa kung ano ang tama. Bakit? No? Si Herodias, ano, yung babaeng asawa ni Felipe, at si Felipe, kapatid ni Haring Herodes, may love triangle. Bakit? Itong si Herodias, imbis na makisama sa kanyang asawang si Felipe, mas pinipili niya si Herodes, si Haring Herodes, na talaga namang mali kahit kaninong paningin. Sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao, sila ay nakikiapid. E buti sana kung patay na po si Felipe, doon lang pwede niyang asawahin si Haring Herodes, pero buhay pa. Kaya naman patuloy ang pag-uusig at pagpapaalala ni San Juan Bautista kina Herodes at Herodias na mali ang kanilang ginagawa. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon nitong si Herodias, nagkimkim ng galit nung sila ay nagkaroon ng kaarawan ni Haring Herodes, naroon ang mga bisita at nagsayaw ang kanilang anak, no, ang batang anak ni Herodias na babae, at natuwa si Haring Herodes at ang mga bisita. Kaya naman nangako itong si Herodes, o sige, hilingin mo kung anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Inosenteng-inosenteng bata na lumapit sa kanyang inang si Herodias, nay, anong hihilingin ko? Hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista. No? Nakakalungkot isipin, ano, na dahil tayo ay minsan nabubulagan sa mga nangyayari sa ating buhay at nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, kahit alam na nating mali, no, tayo pa rin ay namumuhay sa galit at sa nais maghiganti, itong batang ito na inosente ay naaapektuhan ng pagkilos ng kanyang ina. Hindi po nalalayo sa ating panahon ngayon, no? May mga pagkakataon din na tayo ay nagiging si Herodias. Bakit? Alam na nating mali, pero hinahayaan natin, no? Minsan naiisip ko nga, tayo, angal tayo ng angal sa mga bagong henerasyon. Huh, nung panahon namin, hindi ganyan. Mali yan. No? Pero hindi ba dapat tanungin din natin ang mga sarili natin? Baka mali rin ang mga naituturo at mga halimbawang na ipapakita natin sa mga nakababatang henerasyon, kaya nagkakaganito rin sila. Hindi sa kanilang sisi, dapat sa ating mga nakatatanda. Kasi minsan alam na nating mali, hinahayaan natin at inuutusan pa natin itong mga nakababatang henerasyon. Gayun din naman, sa mga pagkakataon na tayo ay nabubulagan sa kung ano ang tama at kung ano ang mabuti,
Nahaapektuhan din ng ibang tao sa pamamagitan ng pagwawalang kibo. Ah, sige na lang. Parehas naman. Ginagawa naman na nila. Si Haring Herodes, nung sinabi ng bata na akin na ang ulo ni Juan Bautista, anong sabi ni Herodes? Ako, dapat may word of honor ako. Kailangan kong tuparin yung sinabi ko. Kahit na alam na niyang mali, hinayaan niyang maganap. No? Tayo din minsan nagbubulag-bulaga ng ganito. No? Sa ating mga trabaho, sa ating mga tahanan, eh ginagawa na rin naman nila na kumuha ng mga gamit sa opisina. Hayaan mo na sila, baka mapahamak pa tayo pag pinakailamanan natin sila. Kaya ito ay umaabot sa mas malaking scale, no? Sa ating lipunan. No? Nakikita na natin na meron ng korupsyon, meron ng pagsasamantala, pero nananahimik tayo at hinahayaan lang natin yung mga maling ito na nangyayari. Imbis na sana, ginagamit natin yung ating boses, yung ating social media account para ipaglaban at manindigan para sa katotohanan. Mga minamahal kong kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista, tayo ay pinaalalahanan na palaging manindigan sa kung ano ang tama at kung ano ang totoo at kung ano ang mabuti. Bilang mga Kristiyano, bilang mga kapatid ni Kristo, yan ang inaasahan sa atin. Bilang mga deboto sa ating pang-araw-araw na buhay, tinatawagan tayong manindigan sa kung ano ang tama, mabuti at totoo. Minsan kinakain tayo ng takot, pero hilingin natin ang kalakasan ng loob mula kay Jesus, lalong-lalo na sa halimbawa ni San Juan Bautista, na tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga deboto ng itim na Nazareno, ay palagi ang piliin at manindigan sa kung ano ang tama, mabuti at totoo. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa pagkabatid natin na ang ating misyon sa mundo ay maging mga propeta, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bokasyon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan naway may tapang na tuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang takot o kompromiso. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawi ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Amang mapagkalinga, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Maialay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pangangaral at buhay.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkalob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang, at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propetay, siya lang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag ng tapat niyang panindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunhi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Padre Jesús Nazareno.